Magagaan lang ang mga kamo mo, Makunouchi. Hindi mo ako mapapabagsak gamit ang mga yan. Sobrang sama ng kondisyon niya ngayon. Isa na naman kanan mula kay Tamaki. Sinilakas ng kanan ni Sir Takamura yun ah. Hindi niya kakayanin kumukuruhan siya ng ganun suntok. Sa ngayon, hanggang job lang ang ating champion. May hinahan depensa. Nakababa lang ang kaliwa niya. Bukos nun. Ako ng bagong kapyon. Halos mapilipit ang leeg ng champion. Sir Takamura! Hinaliwala ng champion! Ang ganda pa rin ang tindig niya! At dyan nagtatapos ang unang round! Napakaganda ng pinakita ng challenger na si Tamaki! Kung manalo ng knockout ang champion na si Takamura, babaguhin niya ang kanyang current record na 12 consecutive knockout victories mula na mag-pro siya. Pero imbis na iniisip nila ang record ni Takamura, tinatanong nila kung madedefend pa niya ang kanyang title. Hindi biro to, delikadong lagay niya. Masyado masama ang kondisyon niya. Paano niya kakayanin? Ano ka ba, bata? Kahit ano pang masitwasyon, mananalo pa rin si Sir Takamura. Siya ang pinipilit natin maabot. Hindi siya pwede matalo. Oo! Siguradong mananalo siya! Opo! Masyado kang natamaan! Huwag ganyan ang iharap mo mukha sa akin. Hindi ako kayang talunin ang bokong na yan. Saan ka muna ganyan po ninyo? Talunin mo yung challenger! Kaya niyo yan! Pagkasabi na rin doon sa tatlong pangit na yan na nagwawala at nagsisisigaw doon, nakasakay sila sa mga balikat ko kaya kahit na anong mangyari. Alam kong kaya mo yung kalaban mo, kaya may papaya ko lang. Tapos na dyan, kinig ka naman, hoy! Alam ko naman ang sasabihin niyo, tanda. Sir Takamura! Round 2. Sumugod si Takamura! Nagkabanggaan sila! Pero ang champion ang napatras! Ang higante si Takamura na daig sa palakasan nila! Mahina ka lang pala! Hindi nilulubayalit na Maki habang nakasandal sa lubid ang champion! Gusto agawin ang title ni Takamura! Sir Takamura! Hindi pwede to! Hindi makasuntok si Takamura! Gusto lang punching bag ang papel na ngayon! Bumagsak ka! Kahit anong hihina ka ngayon, ipagmamalaki ko sa lahat na ako ang nagpabagsak sa pinakamalakas na boksingero sa buong bansa. Pababagsakin kita! Ito pa! Bakit ganun pa rin ang mga mata niya? Bali wala lang ba sa kanya mga suntok ko? Pinakakagat lang ba niya ako mula kanina? Nawalan ako ng malay. Mukong na to ha. Pero hindi pa siya agad sumugod. Ah, ganun. Naduduwag ka pala sa akin ha. Sumunto ka ba? Sige! Naghahamon pa ang champion na kulang pa! Ba't hindi umaatake si Tamaki? Magaling. Kumagat sa ginawa niya. Nalilito yung challenger kung anong gagawin. Hindi pwedeng hindi siya nasasaktan. Konti na lang babagsak na siya kanina. Konti na lang! Sabi ko na nga ba hindi siya makasuntok. Hilo-hilo na to! Sumuntok naman kayo, Sir Takamura! Anong ginagawa niyo? Sir Takamura!
nalilito sa kanyang kalaban niya, masasamantala na niya ang sitwasyon. Tinamahan ako doon. Pero kahit na, mas marami siya natanggap na suto. Iba nga pa ako. Pa rin na tatlong small time na yun na pinipilit ako maabot ha. Hindi ko haya ang masira mga ambisyon nila. Sigurado ako nasasaktan pa rin siya. Hindi ako nagpakamatay ng kakain sa'yo para matalo lang dito. Tao lang siya. Napapabagsak din siya. Ang isang champion. Marami na kasakay sa mga balikan niya. Kung sino-sino tao nakapulupot sa mga kamao niya, ang kamao ng isang champion, naiiba at bukod tangi. Huwag mo ko ipupas sa'yo! Wala kang pinatpat! Nanalo na siya! Tapos na ang laban! Pinakaba mo naman kami masyado! Ang atlong successful title defense ni Takamura sa knockout na ito! Makakapanayam natin ngayon ang nanalo, si Mamoru Takamura. Mukhang nahirapan din po kayo. Anong masasabi ninyo? Baka sabihin niya na naiiba ang kamao ng isang champion. Baka ipaliwanag niyo kung ano ibig sabihin nun. Hindi naman! Nasarap ko lang yung laban. Naisip ko lang, baka mabitin ng mga manonood. Kung tatapusin ko agad ang laban. Ano pinagsasasabi mo dyan, ha? Nabasa ko sa magazine ang mga pinagagagawa mo. Pati yung babae kasi inaatupag mo, eh. Malabo na ito, nagyabang pasi. Hindi naman, ang isang champion kasi. Baka sabihin pa niya. Miss na nag-interview, mag-iingat ka. Baka kung ano gawin sa inyong babaero mo yan. Oo nga, baka biglang formahan ka na. Huwag sinsisi ka lang. Anong pinapalabas siya? Walang pumapatong sa aking babae? Akala nyo, patay na patay sa akin to. Palibasa sa inyo, walang pumapatong. Ingit lang kayo. Patid yan. Dito ka sa baba, baka magpagkama naman tayo kasama yan. Kung sino sa inyo, benta mo, bakit? Ang sarap naman ang pinakain sa atin ni Mr. Yagi. Ang dami ko nakain. Pero ano na naman ba yung mga pinagsisigaw niyo tatlo kanina, ha? Baka isipin tuloy na tao, matatalo ako. Kasi naman po, parang hindi maganda. Di ba sinabi ko naman sa'yo, ipapakita ko sa'yo ang lakas na isang champion. Naisip ko nga rin na meron talagang kakaiba sa pinakita nyo. Hmm? Magaan lang po ba ang mga kamao ko? Ha? Yun po kasi ang sabi ni Mr. Tate. Baka nananakot lang siya, pero... Ngayon nakita ko yung laban niyo sa Takamura. Parang lalong luminaw sa akin na masyadong malayo pa rin. Ang isang challenger laban sa isang champion. Hindi mo matanggap yung sinabi niya kasi bumagsak ang lahat ng kalaban mo. Hindi naman po sa bilib ako sa sarili ko. Alam ko rin kasi hindi siya mapapabagsak kung... Magaan lamang ito. Malakas ang mga suntok mo. Mas malakas pa sa gurang na yun. Eh bakit? Iba ang ibig niya sabihin sa mabigat at magaang. Iba? Kuwari, yung laban ko kanina. Kung wala kayong tatlong pangit kanina, posibleng mas magaan ng konti yung mga suntok na ginawa ko. Sa laban, parang unchampion lang kasi umaharap sa mga kalaban niya. Pero maraming nga sa likod niya. Mga taong inaasahan siya. Mga taong umiidolo sa kanya. Mga taong pilit na gustong abutin siya. Lahat ng mga panalangin at ang dami nila nakapatong sa kamao ng champion. Damdamin? Naiintindihan mo ba yun? Lahat ng champion, pasan-pasan ang lahat ng yun sa kanyang mga kamao. Lalo na sa mga kamao ng kurang ngayon, mukhang mabigat talaga. Naiintindihan ko na ang ibig niya sabihin. Mabigat na ang dinadala niya. Lahat ng mga yun, pasan-pasan niya sa kamao niya. Samantalang ako, lumalaban lang dahil naging hilig ko na ang boxing. Anong gagawin?
gagawin ko para manalo? Anong dapat isipin ko bilang challenger? Hello? Ako, natalo ka! Ha? Ano? Anong nangyari sa inyo sa Kamura? Natalo yung Junior Lightweight Champion, tinalo ni Mashiba. Siya na ngayon ang champion, lagot na ako. Nanalo po ba si Mashiba? Ang galing niya! Kapago! Isipin mo kahit huwag niya si Bulsong ko. Wala ko yung kailangan handa akong sarili ko para lumabas sa limaw na yun. Hindi naman. Pumikit na tapos isipin mong social championship, Ben. Alam mo ng pangaramdam ko ngayon? Opo. Basta kailangan isipin kung kakayanin ko siyang labanan. Sige na lang! Nanalo siya. Champion na ngayon si Mashiba. Sana matanong ko siya kung mabigat yung mga kamaunong champion. Kung paano niya pinagandaan. Hello? Kabiyak mo, si Mashiba to? Ha? Si Kumi? Ha? Good evening din, Kumi! Kumusta ka na? Lumaban kasi kanina si Kuya eh. Namalutaan ko ah. Ang champion na siya. Pakisabi ko, congratulations. Maraming salamat din sa'yo. Kaya nga ako tumawag kasi naganda ako ng konti para sa pagkapanalo ni Kuya. Kaya lang kung konti kasi ang kaibigan niya. Mukhang walang makakarating, sayang naman. Hindi pwede to. Kailangan kalmado lang. Tatanungin ko siya ng malumanay kung paano siya lumaban. Wala yata ang tao. Tao po! Si Makonochi po ito! Pasok! Opo! Sabi ko nga, ipapasok na nga ako. Ito na. Bakit ang dilim yata? Eh, andito pa rin to! Ano ba naman yan? Malamang biglang bubukas yung ilaw tapos gugulatin ako. Maupo ka! Opo! Nasaan po si Kumi? Kumi? Ano po? Yung kapatid po ninyo? May binili lang sandali sa kanto. Ganun po ba? Binabati ko po kayo sa pagkapanalo nyo. Ang galing! Champion na talaga kayo! Kumusta po yung laban? Kumusta po yung nakalaban ninyo? Balita ako kasi malakas din yung champion na yun. Ilang round po ba umabot yung laban? Hindi pa ba siya babalik? 7 round. Ha? Sa 7th round, yung pa po siya napabagsak? Grabe naman. Pero magaling rin kasi talaga yung champion na yun, di ba po? Nakatagal siya ng ganun sa inyo. Eh, ang balita ko, mas mabigat pa kayo ngayon kesa dati. Totoo po ba talagang may naiiba sa isang champion? Yung lakas ng loob niya, yung dating niya. Parang mas mabigat po ba talaga ang kamao niya? Wala rin naiba. Ganun po ba? Wala akong binago sa pakikipaglaban. Mas maganda sana kung maaga ko siya napatulog. Kaso ayaw talaga magpatalo, kaya pinaospital ko na lang. Title match na, wala pa rin binago sa laban niya. Ibang klase talaga siya. Ba't naman ganito dito? Ang dilim-dilim. Hi, Makonochi. Good evening. Salamat sa pag-imbita. Pasensya ka na, ha? Yung mga katrabaho kasi ni Kuya, gusto kasi nila sa ibang araw mag-celebrate. Nagpumilit lang ako na ngayon mismo gawin. Siyempre, mas maganda yung ngayong araw din mismo ang handaan. Saka mukhang hindi naman napagod ang kuya mo sa laban, eh. Ang nahihirapan rin pala siya ng gusto. Nakipagbakbakan siya kanina sa laban. 7 round, 21 minuto.
Sa itsura niya talagang matinding laban ang nangyari. Halos nakapagpatayan siya para maago ang belt na yun. Makunochi? Okay yan, para maging masaya ang handa. Ito po sa inyo. Kuya, isa ka ng champion ngayon. Congratulations! Nanay ko, hindi siya mahilig sa ganito. Kinabahan ako sa laban niya kanina. Hindi nga ako halos makatingin eh. 5 beses lang na-defend ng champion yung title niya kasi. Pero nanakot ang kuya mo sa 7th round. Ang galing niya talaga. Maraming salamat. Dumating ka. Pero parang napansin ko, lalong uminit kanina ulo ng kuya mo. Hindi nga eh. Tuwang-tuwa nga siya kanina. Diba halos nagdudugtong na yung mga kilay niya kanina? Ginagawa na yon pag pinipilit niyang hindi matawa. Bihira ko nga siya makitang natutuwa ng ganun eh. Natutuwa pa pala siya sa lagay na yun. Pero parang ang sarap ng merong kapatid, no? Lalo na kapag may ganitong handaan, may kasama ka sa ligaya. Mag-isa lang kasi ako, hindi ko naranasan yan. Makunochi, malapit na rin yung title match mo, hindi ba? Oo! Ako ang maghahanda sa celebration mo, ha? Gusto ko kasing bumawi sa pagdalo mo ngayon. Akong bahala sa handa mo, ha? Wow! Grabe, ang cute-cute niya talaga! Pero, hindi ko rin naman alam kung mananalo ako o hindi. Baka matalo lang ako. Ganon din naman ang iniisip ni Kuya nung laban niya, eh. Wala rin siyang kumpiyansa na mananalo nga siya dun sa laban niya. Pero basta, pabutihan mo na lang gaya ng dati. Wala siya talagang binago. Pareho lang yung paghahanda niya sa laban. Malabo yata yung mga sinasabi ko. Pagbutihin lang gaya ng dati. Mukhang yun lang talaga ang magagawa ko. Pagbutihan ko ang pag-ensayo ko. Tapos gawin ko kung anong makakaya ko sa laban. Kahit sino pa ang makakalaban ko. Kahit ano pa nakasalalay. Ibigay ang lahat sa laban para walang pagsisihan sa uli. Walang mababago dun. Pagbutihin lang gaya ng dati. Dito na lang ako. Kailangan ko pa kasing tumakbo eh. Ah, Makunochi! Galingan mo, ha? Sana manalo ka sa mga laban mo! Pagbubutihin ko! Ayos, bata! Handang-handa ka na! Opo! Wala ka nang hahanapin pa sa isang champion. Ito ang isang bata na napakabilis ng pag-angat. Kilala na siya sa kanyang malalakas na suntok. Pero magagamit kaya niya? Ang mahirap doon, bubukas na sandali ang depensa niya sa katawan. Hindi palalagpasin ni Tati yun. Aabangan niya yun para magamit niya yung heartbreak shot niya. Mahihirapan si Makunochi na gamitin yung kaliwa niya. Ano kayang binabalak niyang gawin? Ayos na! Lapitan mo pa! Ganyan nga! Yung halos nakadikit ka na talaga sa kanya! Hindi niya magagamit yung corkscrew niya kung ganyan kalapit! Wala ka nang katatakutan kung ganyan! Opo, mano! Sige, ituloy niyo! Ang galing talaga ni Mr. Kamagawa. Alam niyang mahihirapan si Makunochi gamitin yung kaliwa niya. Ipapang-depensa lang niya yung kaliwa. Tapos didikitan si Tate para hindi magamit yung corkscrew blow niya. Kaya lang kung ganyan siya kalapit, hindi rin maging epektibo yung suntok niya. Masyadong malapit para makabuelo. Huh? Ayos na! Pahinga na kayo! Nagulat ako doon. May champion noon na nagsabi, kahit 10 centimeters lang ang laki ng kamako, kaya makapagpabagsak ng tao. Kahit ganung kalita distansya lang, kung may bubuhos itong si Makunochi, ang lahat ng lakas niya sa kamao niya, tutulungan pa ng lakas ng katawan at mga paa, pwede. Ang gandang laban ito. Na-depend ni Mr. Takamura ang title niya. Si Mashiba naman naging champion na. Ako rin, magtatagumpay!